Gusto lang po linawin ni Willie Revillame yung fake news na lumabas tungkol sa kanya. Ano po yun? Sinabi po niya yun sa tutuktuin pero wala pong ina-address siya kay Pangulong Duterte. Inano po yun? In-splice po yung kanya mga sinabi, pinagdugtong-dugtong at pinalabas na si Pangulong Duterte daw ang sinabihan niya ng aanin niyo naman, Presidente, yung magagara niyo sa sakyan at aeroplano or jet. Mas maganda na ibenta nyo na lang yan para maraming matulungan na nagdarahop nating mga kababayan. Wala po. Wala pong sinabing ganon si Willie Revillame. Kaya ang kanyang pakiusap, kung wala kayong magawa, huwag na lang kayong manira. Diba? Oo. Huwag nyo lang gumawa pa ng away. Diyos ko. Oo. Hindi naman pa ng away yan. Hindi naman po lahat ay maniniwalang fake news yan. Kahit 1% lang may maniniwala pa rin na sinabi nga po yun ni Willie Revillame. Si Willie ba naman ang magagawa ng ganyan? Sus Mariosep naman. Inedit-edit nyo, pinasamaan nyo pa yung tao, ginamit nyo pa siya. Marami naman, talaga tao talaga na yung mga ano, no? Pinasasama yung mabubuti. Totoo yun, oo. Ay nako, nakakaloka talaga. Akalain mo, sinabihan si Willie Revillame ng ganun, di ba? Nagsabi raw niya, Pangulong Duterte, aanhin po natin ang magagarang sasakyan at ang jet kung meron naman pong mga kababayan tayong nagugutom. Diba? Maaaring may sinabi siya na ginagawa naman ng ating pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang lahat, kinuha niyong Pangulong Rodrigo Duterte. Idinagawa yung kung ano-ano. Eh, yung sinabi niya na, aanhin ko naman ang mga sasakyan na mamahalin nga kung marami naman nagugutom. Sa kanya yun eh, na-tribute niya yun. Yeah. Tapos in-address niya yun. In-slice, tapos in-address sa pang-mali. Totoo. Kaya kuminsan talaga, ang hirap-hirap po talaga na buti nga, mabait pa si Willie. Hindi madaldal. Madaldal siya sa tutuktuin, sa wawawin. Pero kamo yung magdadadaldal siya at mag-explain, hindi po siya ganon. Minsan lang din sinabi yan, na kung wala po kayong magawa, huwag na kayong gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Manahimik na lang. Diba? Tama. Yun ang pinakatama. Perfect. Tumutulong na nga po yung tao. Hindi naman siya politiko. Wala naman po siyang posisyon sa gobyerno. Wala rin po siyang binitiwa na pangako sa kampanya. Nagagawin niya ang lahat, di ba? Ibibigay niya ang langit at lupa. Pero sa kusa niyang kapasidad, sa kanyang sariling kapasidad, gumagawa po siya ng paraan para maibsan ang problema ng ating mga kababayan. Tapos babastusin niyo pa ng ganyan, di ba? Kakaloka, ha?